Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. It's Minology de Vela. Kamusta po kayong lahat? Malapit na pong Pasko. Actually, ilang days na lang po nalang magpapasko na. So hopefully, ma-upload ko tong video to bago mag-Christmas talaga. So, advance Merry Christmas and Merry Christmas to everyone. I hope po maganda po ang inyong Pasko and masaya po tayong lahat. At maging Merry Christmas po tayong lahat. Meron pa isang kababayan po natin na Merry po talaga kayong Pasko kasi darating po siya dito sa Canada after Christmas. So, congratulations sa iyo, Jericho. Makakausap ko na po siya sooner. Sana po mapaulakan niya rin po ako na makausap ko po siya. And shout out sa iyo. And also, shout out kay Roberto po, Evangelista. Congratulations. Shout out din kay Joseph Lomba. Congrats kasi na hired na po siya dito sa Canada as a painter po. Spray painter po sa Canada. So, I'm so happy na meron po isang successful na candidate na kababayan po natin na makakarating dito sa Canada sa trabahong ito. Kasi unexpected di po ba na meron pa palang trabaho na dito sa Canada na pwede yung applyan sa ganitong position. And then also, shout out din po sa mga na-hired na po na Maple Lads na marapit na po, nag-lodge na po ng mga application, waiting for visa na po sila. Congratulations sa inyo! So, pag-usapan po natin ito, ito po ay bagong trabaho dito sa Canada ng kailangan ng agency. And guys, if you're new to our YouTube channel po, don't forget to like and subscribe po. And para po ma-update po namin kayo sa mga bagong position na kailangan ng agency dito sa Canada. This position will be for 2023. So marami pong position na kailangan sa agency for next year. Kaya wag po kayo mawala ng pag-asa sa mga kababayan ko po na nag-apply na hindi pa po sila natatawagan ng agency, wala pa po sa kanilang ang swerte para sa kanilang sa mga position dito sa Canada. Darating po ang para sa inyo, wag lang po kayo mawala ng pag-asa po. So, machine fitter po ang position na ito. So, ang pag-usapan po natin ang mga kailangan nyo pong ihanda. Like for example, number one po, kailangan po ang inyong passport at least valid for 3 years. Kasi yung processing po ng documentation, so kailangan yung passport nyo pagdating sa Canada, valid pa rin po. Sandra? Why? Look at my doggy. Sandra, say hi. So, dapat po wala kayong medical issues, wala kayong criminal records. Valid driver's license po is an asset. You should have an experience as a machine fitter in manufacturing industry. Experience abroad is also an asset. You can lift up to 50 pounds po kasi this job is in manufacturing industry po ang inyong pagkatrabahuan. So, ang requirements po ng trabahong ito is completion in high school is required. At least 5 years on-the-job training experience is required. If the candidate does not have 5 years of experience, then the completion of mechanical apprenticeship programs such as millwrighting, machining, pipe fitting, automotive services, or heavy equipment repair or completion of 4-year machine fitter apprenticeship program is required. So, yun po ang kailangan nyo pong tandaan na kung wala po kayo experience, so you should have this apprenticeship program certificate po sa trabaho ito. Ang kagandahan po nito is meron po mga benefits na offer si company para po sa inyong safety. Kasi dito, number one talagang is safety. Tsaka, para din po sa inyong additional bonuses para po sa inyong sa mga sa family nyo, para sa sarili ninyo, para safe kayo. Kasi may group insurance plan po for 3 months. Tapos may mga access na mayroon po kayong company matching na RSP. Maganda po yung RSP na ina-offer ng company. Kahit kasi pag matching po siya, pag nag-share kayo ng 100, imamatch po ni company ng another 100. So, you have 200 RSP already. So, that's for every month. So, aside from that, marami pa pong offer si company para sa inyong benefit. So, ang work schedule is 5 days in a week and rotational basis po. Must work in 12-hour shift from 5:30 to 5:30 p.m.
or 5:30 PM to 5:30 AM. So, 2-shift lang po siya. So, napaka-flexible po talaga nito kasi if you work 4 days, you have 3 days off. If you work 3 days, you have 4 days off. So, ang ganda. Meron kayong rest ba after ng long hours of working? Marami ka pang pwedeng gawin sa mga 3 araw, sa 4 na araw na bakasyon. So, yun po yun. Flexible schedule is required. So, kailangan po talaga required kayo kasi kung gusto niyo mag-overtime, at least ready kayo na mag-overtime kasi kailangan prepare po kayo. Kung bibigyan kayo ng company na additional time to work po sa company, so grab yun po yun kasi pag may overtime kayo, time in half po ang payment ni company, mas malaki po ang sweldo. Ibibigay ko lang po sa inyo some of the job duties lang po. Siyempre, work with advanced manufacturing equipment such as conveyors, overhead and transfer system, robotic system and presses. Guys, i-remind ko lang po, 5 years of experience ang required ng company. So, mga kababayan ko nagtatrabaho po ngayon nasa Taiwan, Singapore, Japan, as this position, if you have 5 years of experience, like, hindi naman at least continuous na 5 years. At least kung meron kayong 2 years noon, tapos meron kayong 1 year noon, and then 2 years ngayon. So, at least total of 5 years of experience is required. Kaya dapat lagay nyo ang iyong experiences po sa inyong resume and make sure meron po kayong employment certificate para po ma-justify yung inyong experience. So, yun po yung tips ko po sa inyo when you submit your resume sa aking email address. And also, when you submit your resume po, ilagay niyo po yung title na yung job position na inyong ina-applyan. And then po, dapat din po ang yung resume po, pakiusap ko lang po, lagyan niyo po ng full name niyo po as file name. Para at least pag sinend ko sa agency, madali po makita, ma-match po doon sa subject line at saka sa resume file niyo po, yung name niyo po, para hindi na po mawala. So, yun po, so sana po ang iyong file name ng iyong resume is yung full name niyo rin po, and yung subject line niyo po is yung job title ay yung a-applyan. If you guys submit already my email address, you can also apply at Job Bank. Submit your resume din po, mag-sign up po kayo doon, www.jobbank.gc.ca. Marami din kailangan sa aplikante na sa position ito na inyong a-apply dito sa amin sa agency. At least you have your choice kung sino pong maunang tumawag sa company na inyong applyan sa Job Bank or sa agency. Kasi yun po, the more chances na makapunta kayo ng Canada, ma-hire kayo. So, ayan po. I'm gonna give you one of the example po sa Job Bank po with the same position po kasi I'm giving this to all my kababayans in the Philippines na pwede rin po talaga kayo mag-apply from this position. You could also submit to my email address po yung inyong resume sa mavelfrias14@gmail.com. Or ito nga pong binibigay ko sa example is you have to go to www.jobbank.gc.ca po. Search nyo lang po machine fitter po. Makikita nyo na po doon ang isang company na aking example, ang Noviclean Incorporation. Ito po is sa Calgary, Alberta. Ang sweldo po is $30 per hour for working hours, 40 to 60 hours per week. And this is a permanent employment po. And then, there's ang shift po is day, evening, weekend shift. Or you may have some overtime or on-call or early morning shift po. So, start as soon as possible. One vacancy as of now, but you guys, there's so many company that needs for this position. You can submit your resume in different company so with this position. Kung yun po ang iyong experience. Kasi this job requires experience. So, kailangan meron kayong at least secondary high school certificate and or equivalent experience po dapat meron kayo. 1 year to less than of 2 years experience. So, guys, this one is less than the other company na binibigay ko sa inyo yung 5 years experience po. So, work site environment, alam yun na manufacturing with the, you will experience noisy outdoors, yung wet and damp, dusty, heavy equipments. Those are yung kailangan nyo pong i-consider na haharapin nyo pag kayo nagtrabaho na dito sa Canada. Pero kung ma-experience kayo, parang baliwala na sa inyo yung setup na yon. Kailangan po ni company ng experience and specialization nyo po. Kailangan meron kayong equipment and machinery experience po. Equipment and machinery experience po dapat meron kayo.
construction machinery, farming machinery, gears, hydraulic components, pump, heavy machinery manufacturing. Kung meron po kayong specialization sa ganito, meron na po kayong points po sa inyong resume. Basta i-add nyo po lahat ang inyong alam na gawin para po at least mataas ang chance po ng inyong resume na kayo po mapili ni company. So, where to apply po? So, may notes po dito si employer. The employer promotes equal employment opportunities for all job applicants. So, including those self-identifying as a member of these groups. Kasi, ang dami nag-i-email sa akin. Ate, pwede ba ako may ganitong problema ako, may ganitong problema ako? So, ito po. Indigenous people, newcomers to Canada, visible minorities po pwede, youth. So, pwede ka po yung mag-apply kasi equal ang employment opportunities na ibinibigay ni employer para sa atin. So, who can apply to this job? The employer accepts applicant from Canadian citizen and permanent residents or temporary residents of Canada and other candidates with or without a valid Canadian work permit. So, DIY application po sa aking mga kabayan sa Pilipinas kung saan man kayong bansa ngayon. You can do it yourself for this application and for this position. So, how to apply po? Send your resume by email. Morten@novaclean.ca po. Ako yung akin naman email address is mavelfrias14@gmail.com. So, how to apply? There's an instruction po na dapat yung i-prepare po. You must include in your application the cover letter and references attesting your experiences po. Like, as employment certificate, kung meron po kayo sa mga past experiences ninyo. So, yun po ang mga kailangan nyo pong ihanda bago po kayo magpasa ng inyong resume. So, yan guys, isang bagong position na naman po ang binibigay sa atin ng agency. And also, you can also do it yourself application po. So, hopefully po maging merry po ang iyong Pasko at mapili po ang inyong resume ni company or ni agency papunta dito sa Canada. So, congratulations po in advance. And thank you so much for watching po. Don't forget to subscribe po sa aming YouTube channel po again. Thank you. Bye now. God bless.